Yan, good day mga amigo. Good afternoon, good day, good morning. Sana po lahat good. Welcome po sa episode, sa last episode po ng The Searchlight natin. This is actually the last tale ng ating The Searchlight na may 31 episode. So tapos na po yung The Searchlight natin. Magkakaroon po tayo ng season 2 nito. Ito po yung season 1. Yung tapos. Yung 31 po. 31st episode natin. Magkakaroon din po tayo ng another 31 episode sa season 2 nito. And marami tayong videos na gagawin. And mga i-feature, may mga i-feature din pa ako doon na mga kaibigan ko para po ma bigyan kayo ng ibang videos na pwede nyong mapanood po. Today, nandito tayo ngayon sa Glorieta 2 and sumingi tayo dito para at least makapag-film o makapag-shoot tayo ng another video natin ng The Searchlight. I will be asking questions po 1 to 10 and yung kada isa po is may kada isang tama po is may corresponding na 10 peso na premyo. Kapag nakasagot na po kayo sa number 1, yung ibang viewer naman po yung magkakaroon ng opportunity na makasagot sa number 2, number 3, number 4, so on and so forth po. Hanggang 10 lang naman yan mga kamigo, ma-accumulate nyo po yung prices nyo. Kapag naka 50 pesos na po kayo, i-send ko po yan sa inyo via GCash or ibibigay ko sa inyo via cash kung nagkikita naman tayo, especially dyan sa workplace natin. So thank you so much for sa mga nagpa-patronize po ng video na mga ganito. And may tatlong qualifications lang po ako prior to your winning. Dapat po nakasubscribe kayo dito sa Migo The Searchlight. Dito po, ito po sa channel ko dito sa YouTube. And at the same time, na-like and na-share nyo po itong video na to sa inyong social media platform. Pasensya na kayo mga kamigo, parang hinihingal pa ako kasi katatapos lang namin kumain sa Kabalden ng mga kasama ko. Ngayon, katatapos lang namin, tumambay muna ako dito para mag-film ng 31st episode natin, which is the last episode. Number one question ko po is, sa movie, anong superhero character ang ginampanan ni Gal Gadot? Sa international movie, anong superhero character ang ginampanan ni Gal Gadot? G-A-L-G-A-D-O-T. Babae po yan mga amigo, ha? Number 2, I will just giving you at least less than 30 seconds for you to answer the question. Listen very carefully po when I am asking the question kasi po limited lang po yung time natin kapag ganito. I wanna make my video short, but especially kapag nag-film mga ganito po para at least hindi tayo masyado aksaya sa oras. Number 2 question ko po, sa NCR, ikailang district ang Pasay City? Ikailang district po ang Pasay City? May apat na district ata, 5 district dito sa Manila. Basta may categorization po yan, by district po yan. At least alam natin yan mga amigo, kasi lalo na yung mga katrabaho kong taga Pasay. Shout out sa mga katrabaho kong na taga Pasay na tatrabaho dito sa Makati. Kasi magkalapit lang po yan. Number 3 question ko is, sa Makati, sinong dating Showtime host ang councilor ng Makati City? Number 3, Showtime host po ito, lalaki, and councilor po siya dito sa Pasay City. Sino po itong ano na to? Actor na to? Sino po itong councilor na to? Magsisimula ang pangalan niya sa letter J. Yun po, binigyan ko na kayong gulo ha. Huwag na kayong juicy. Madali lang yon. Ang pangalan niya, yung nickname niya, 5 letters lang. Okay? Number 3,
Ay, number 4. Magbigay ng tatlong sangkap. Tatlo lang ha. Tatlong sangkap, at least tatlong sangkap sa pagluluto ng nilagang baboy. Nilagang baboy. Bukod sa baboy, ano pa yung tatlong iba pang sangkap sa pagluluto ng nilagang baboy. Yan. Ganda ng background natin, mga amigo. Yan. Ito tayo sa Gloriano. Ganda ng place na to. Parang, ano siya? Ang gaganda ng ano, dahon. Parang nasa ano lang ako. Sa bundok. O, anong oras? Anong number na tayo? Okay, sa Philippine money. Okay, number 5. Number 5 po. Number 5, ilang araw ang kailangan para mapisa ang itlog ng manok? Yan po. Ilang araw ang kailangan para mapisa ang itlog ng manok? Di ba po nililim naman yung ano, itlog? O, paano pag bago siya mapisa, kailangan siya limliman ng ilang araw ng nanay niya yung mga itlog para mapisa, mga amigo. Merong yung bilang eh. Yan yung question mo number ano. Siguro naman di ako nagkamali dito. Kung ilang araw to. Number 6, sa Philippine money, sino ang lalaki na nasa 10 peso bill na papel? Magbigay ng isa lang. Dati kasi may dalawa. May dalawang ano doon, bayani. Sa 10 peso bill. At isa lang. Isa lang po na pangalan ng former hero natin yan. 10 peso bill po yan, mga amigo. Mayroong isa, mayroong dalawa. At least magbigay kayo ng isa na nasa 10 peso bill natin dati na papel. Isang pangalan lang kailangan. Sa cartoons, number 7, anong klaseng hayop si Garfield? Number 7, sa cartoons, anong klaseng hayop si Garfield? If you are liking this video, mga kamigo, you can share this video to your social media platform, especially sa inyong Facebook account. Don't forget to like, excuse me, to share and to subscribe to this channel for you to get updated. Paki-click na lang po yung notification bell para po maging updated kayo whenever po na mag a-upload ako ng bagong video na ganito. Shout out po sa mga taga mga nagsusupport sa akin silently, especially doon sa mga kaibigan ko na katrabaho ko na rin at the same time. Sa mga gusto pong mag-subscribe din sa ano, sana po may subscribe mo din nyo din yung YouTube channel ng kaibigan ko na si Jackie Nix. Pangalan po niya sa YouTube is Jackie Nix, JACKIENICS. Yan po yung pangalan ng paki-subscribe niyo na lang po yung ano niya, YouTube channel na at the same time yung YouTube channel ng kanyang anak na si Alessandra Capilli. Ang ginagawa po niya doon ni Alessandra, sumasayaw po siya doon. Tapos yung nanay niya na si Jackie Nix is ang ginagawa niya, nagkukukbang po siya, nagluluto siya at the same time minumukbang nila ng family niya. Ganito po, anong number na po tayo? Number 8. Sa conversion, ilang pounds meron ang 553 kilograms? Ilang pounds meron ang 553 kilograms? That's question number 8. Number 8 na po yan. I have come up dito sa idea na ganito na paisa-isa na lang po yung pwedeng sumugod kasi po nahihirapan yung mga viewers natin mag-send ng bulk na answers po. So 1 to 50. Yan. Number 8, number na tayo. Sa English, number 9.
Number 9, sa English, ilan ang letter E sa word na carnivorous? Ilan ang letter E sa word na carnivorous? Carnivorous. Letter E, as in echo. Wala akong ngayong guess, kasi kanina yung guess ko dapat sa dyan sa Kabalen, di kami nakapagsingit ng exam kasi maraming pagkain sa table. Di na namin naisingit yung ano namin, yung exam namin, na dapat doon talaga ako mag-exam sa kanila. Sana po nagustuhan niyo yung video na ganito, kasi po yung video nito is educational and informative po. Sa lahat po ng gustong maging player ko dito, kindly just PM me for your schedule po, para at least ma-schedule natin kung kailan kayo pwede mag-exam dito sa aking munting exam o pa-quiz. 10 po yung mananalo ng 10 pesos for a total of 100 pesos po yan. In every vlog ko po na ganito, na episode po ng Searchlight, magkakaroon po ng 100 peso na iba-iba po yung tao lang mananalo. Accumulated po yan, pwede nyo ipaipon sa akin, pwede kong ibigay sa inyo, minimum of 50 pesos via GCash. Okay, let's proceed to number 10. Last question na po ito. Sa English, ilang syllable meron ang word na vegetarian? Ilang syllable mayroon ang word na vegetarian? So that's the end of the video, the last video of the Searchlight. Last video na po ito because may 31 episode lang po tayo dito sa Searchlight, and this is the end of the season ng Searchlight. Season 1 pa lang naman po ito, mga kamigo. We are gonna having at least 3 seasons po ng Searchlight natin. That's why keep on watching po ng mga ganitong video natin, kasi may mga gagawin pa po ako mga video apart from this na ginawa ko po. Sana po nagustuhan niyo yung video nito, mga amigo. This has been your friend Amigo saying what? Saying panalo ang may alam. Sana po nagustuhan niyo ito, mga amigo. Bye bye from your quiz master. Thank you po for watching Amigo the Searchlight. Bye-bye.